Hello, good morning, mga plant lovers. Kumusta, mga suki ko? Nandito ako ngayon sa ating kamatisan. Kung titingnan natin ang ating mga kamatis, oh. Wow, mapawaw ka. Ang laki-laki ng mga bunga. Pero hindi ko pa kinuha kasi hilaw pa. Hilaw na hilaw pa. Kailan ito itinanim? Ay kasabay dyan sa ampalaya ko. Kung titingnan yung ampalaya sa ilalim, ang daming nakabitay na bunga. Ayan. Ito dito, bigyan nating pansin. Nangungulot din ang dahon, may leaf miners din. Ang dami. Pero buti na lang, nakabunga pa. O ito, ito. Oh, wow, mapawaw ka talaga. Wow, no? Wow na wow ang bunga. Oh, tingnan nyo. Ang dami mga plant lovers. Oh. Sayang lang ba? Kasi maraming namatay. Dito. Ito, oh. Ito, bago-bago pa. Nang umpisa na mong dito, namatay. Ito, parang mapawaw ka sana ganito lahat, oh. Ang sarap tingnan ng ating mga dahon. Wala talagang damage. Dito, may strips. Kinuha ko ng iba. Putuli na lang natin. Kasi hindi na kaya, no? Strips, leaf miners yan, no? O, yan. Leaf miners. Ang daming leaf miners. Bakit hindi ito nakuha last week? No? Inutusan ko yung mga bata ko. Ayan, dito, oh, wow. Mapawaw ka talaga ang laki-laki ng ating mga kamatis. Dyan, isa, dalawa, namatay. Dito. Titingnan ninyo. Mapawaw ka talaga ang laki-laki ng... Iwan ko kung anong variety ito. Bigay ng DA ito. I am not so fan of introducing the variety. Ang gusto ko lang, may tanim. Ayan lang. Hey, dito, mapawaw ka. Ang tangkad, kasing tangkad ko na ang kamatis na ito. Wow. Mapawaw ka. Wow. Hanggang dito. Dito, may dalawa. Ito ang problema. Kasi itong dalawa ditong medyo medyo na separate siya, nangungulong ang dahon, no? That's why medyo apeki din or dihado ang bunga, no? Dihado ang bunga, tingnan nyo. Nangungulong kasi ang dahon diyan wala. So, kung titingnan nyo, may talong din dito. Kasi sobra ang similya diyan. Tinanim ko na lang dito. Kamatis lahat ito, two rows kamatis. Namatay lahat. Yung iba ditong buhay, inilipat ko dito. Ito, hindi ko na inilipat yung dalawa. Yun na nga, dito talong din. Kasi yung pagtanim ko, alam mo naman itong kamatis, very susceptible sa mga wilt. No? That's why mamatay. Mag-wilting siya, mamatay. Mag-blight, mamatay. So wala na akong pakialam. Matira na lang ang matibay. So yan ang natira. Namumunga rin. Ang ganda-gandang pansinin natin, mapawaw ka talaga. Kung tingnan natin, no, isabay ko na lang yung sa gilid, no? Yung sa pader. Okay. Ay, maximizes talaga yung mga area natin. May mga balatong dyan. Okay. Then sa likod, sa labas, may malunggay tayo doon, oh. Ang sarap sa malunggay. Oh. And then yung kuan, tangla dyan, lemongrass. Ilang puno yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May tangkong tayo doon, may kamutitak tayo doon. Sa labas ng pader yan, bakit kaya nandyan ang pader? May pader naman doon, bakit doble ang pader? Kasi sa survey ng daan, makukuha yan lahat dyan. So dito ko na lang gumawa ako, binakod ko dito, kasi hanggang dyan lang, mga 2 inches lang siguro yan. O no, 2 inches, 2 feet or 1 meter ba yun mula sa bakod, yan na ang daan. Yung widening, makukuha yung pader doon. So, isa rin sa aking na malaking pagpasalamat sa Panginoon ay sa ngayon, ang ating mga shells, yung pinaka-problema ko dito, yung Japanese bronze snails, ay hindi na umaatake. Iwan ko, mainit kasi ang panahon. Nagtago siguro. Isa sa mga nakatulong ay yung mga karabansos ko dyan. Oh. Tingnan nyo. Yung mga karabansos nga drying already. Ayan. Mula yan doon hanggang dito yan. Diyan sila nagtatago.
That's why wala akong, ay, iwan ko kung ilan lang ang nakuha ko. Hindi nga nakaabot ng 10 hills yan, ang dami sa anang bulaklak. Hindi mabuo ang bulaklak dahil sa kakainin ng mga shells. Pinabayaan ko na lang. Binigay ko sa kanila, sa mga shells yan. Basta sabi ko, wag na lang kayong papasok dito sa garden ko. Ayun! Sumunod naman ang mga bronze snails. Hindi sila pumasok dito. Walang kinain dito ng mga sa bronze snails. Diyan. Pero wala akong nakuha. That's why, nagtanim na naman ako ng mga, I already sowed. In fact, ganito nakatangkad yung mga kuan. Anong tawag dyan? Karabansos. Para itanim ko ulit dyan. Para dyan na lang sila. Yung mga bronze snails. Basta mainit ang panahon, walang bronze snails. Magtatago yan. Nag-hibernate siguro yan. Kasi, alam mo, babaon sila sa lupa. Lalo-lalo na dito, oh, malambot ang lupa, babaon yan sila dyan. Oh. So, di sila lalabas. Okay, yan lang ang update sa ating napaka-wow na kamatis, mga plant lovers. At ang ating ampalaya, kung titingnan ninyo sa ilalim, binabalot ko yan ng cellophane. Kahapon, kumuha ako ng 2 kilo, inigay ko sa... niluto ko, yung isang araw yon niluto ko sa mga estudyante ko. Ayan, binigyan kong principal kahapon kasama ang 7 talong. Para naman masisiyahan yung principal. Yun naman talaga, no? Principal, head of school yan. So, dapat libre yon, no? Yung iba naman, bibili sila. Akin naman, libre yung pagkain ko sa bahay. Mangunguha lang ako dito. So, yan ang update dito sa Atsalan, sa Talungan, sa Ampalayahan, dito sa Kamatisan, at sa mga tanim sa likod ng bakod sa umagang ito. Punta tayo doon sa harapan ng building. Maraming salamat po!